Pansamantalang sinuspindi ng Ombudsman ang General Manager at Acting Assistant General Manager ng Manila International Airport Authority. Paano kaya ang operasyon sa mga paliparan, lalo't kakatapos lang ng magkaaberya sa NAIA at may nakatakda pang airspace shutdown? Nakatutok si Joseph Moro. Sa utos ng Ombudsman na may petsang April 28 at lumabas kahapon, inilagay sa preventive suspension ng walang sweldo sina Manila International Airport Authority o MIA General Manager Cesar Chong at Acting Assistant General Manager Irene Montalvo ng hanggang 6 na buwan. Inireklamo ang dalawa ng mga hindi nagpakilala o anonymous na opisyal ng MIA ng pag-abuso sa kapangyarihan nang i-reassign ng posisyon ni Chong ang abot 300 na mga empleyado ng NAIA noong 2022. Dahil sa preventive suspension, itinalaga muna si Brian Ko bilang... Linawin po natin kasi baka isipin ng iba, paano naman yon? Ibig sabihin, walang karapatan po ang... MIAA GM para ho mamili ng sarili niyang tao at pagka nag-suspend o nag-reshuffle ng mga tauhan masususpende ka ng ombudsman. Hindi ho. Alam nyo, ginawa ho yung ganyang klaseng batas para ho kahit magkaroon ng pagpapalit ng administrasyon magkaroon ng continuity. Okay, yan ho yung mga karira worker at career officer na nasa loob ho ng ahensya ng gobyerno. Para hindi ho sila pwedeng basta-basta tanggalin, kunwari nagpalit. Kasi ang magiging tendency niyan, kung meron silang free hand na magpalit ng empleyado, magpalit ng mga official sa loob ng kanilang departamento, paano ko na-appoint? Halimbawa, si Juan de la Cruz na-appoint at meron siya mga bata at inilagay niya lahat ng bata niya, tinanggal niya lahat yung mga naandun. Di magiging political na ho ang siste na mangyayari ho dito sa ating bayan. Kaya ho merong batas na ganyan na hindi ka pwedeng basta-bastang magtanggal. Marifel Del Mundo, dahil bumalik ka na naman, pasalubong ko sa iyo. Uy, marami salamat. Yan ho ang siste ho dyan. Kaya ang ginawa ho nitong MIA GM, tila ho nag-recycle siya o nagpalit-palit siya ng mga tauhan nang walang dahilan. Okay? Pwede naman po, kunwari, meron kang sapat na ebidensya para mag-suspend ng mga tauhan. Pwede ka naman din mag-reshuffle ng mga empleyado kung may sapat na dahilan. Ang problema ho kasi, hindi napatunayan ng GM na sapat yung kanyang dahilan para mag-reshuffle ng mga tauhan. Kaya nga, ang tanong dito di kaya namumuliti ka lang ho itong si GM, di ba, Chong? Di kaya namumuliti ka siya at nilagay niya yung mga bata niya? Para alam mo na, pag bata mo na ilagay mo, lahat na lang nang sabihin mo, syempre, kunwari, ikaw yung opisyal, inilagay mo yung mga bata mo, hindi magre-reklamo yan kung may gawin kang hindi maganda, di ba? Yeah, yan ang tanong dito. Officer in charge ng MIA, inaprubahan sa isang board meeting ng MIA kaninang umaga ang rekomendasyong ito ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Si Ko ang kasalukuyang Senior Assistant General Manager ng MIA. So ito nang si Ko, yung bago. Ito ha, yung lalaking ito. Yan ho yung bagong si Ko. Bagong tinalagang OIC. Okay? Ang kasalukuyang Senior Assistant General Manager ng MIA. Kapalit naman ni Montalvo si Miriam Ilarda. Hinihintay pa namin ang pahayag ni Montalvo. Ang preventive suspension ibinaba sa gitna ng pagsasaayos ng operasyon ng mga airport. Nito lamang Lunes, 2 beses nagkaroon ng brownout sa NAIA Terminal 3 at may inaasahan pa na shutdown ng airspace ng Pilipinas ngayong buwan. Pero ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, hindi ito makakaapekto sa kanilang operasyon. I think it will be a very seamless transition. Actually, alam nyo, pinag-usapan natin ito nung tayo po ay nasa Japan. Nakakalungkot dahil parang paurong ho tayo, no? Mantakin mo, ayos nung panahon ni Pangulong Duterte, 6 na taon na inayos yan. Kasi tandaan ninyo, hindi naman nung galing yan sa maayos na administrasyon. Nung panahon ni Pinoy, lahat ng kalokohan na andyan, from nakawan sa bagahe, papunta sa laglag bala, as in lahat. At yung mga tiwaling opisyal, tiwaling security, tiwaling mga polis na andyan. Inayos ni Pangulong Duterte yan.
mantakin mo. Pagka-ayos niya ng 6 na taon, balik uli sila ngayon. Anak ng tucha yan, no? Babes Dime, salamat po, ah. Hindi ho, di ba iisipin nyo? Nakakalungkot lang, eh, di ba? Nakakalungkot ho talaga. Ang galing-galing ng ating DOTR secretary nung panahon, ni Pangulong Duterte. Tapos ngayon, ganito ang nangyayari. Ano ba namang... Ano, eh? Ito, ah. O-obserba nyo ito pag sa Japan. Okay, sa Japan, lagi ho natin babalik dito. Bakit ho? Marami ho tayo matututunan doon. Marami ho. Isang bagay na sigurado ako doon sa Japan, pag may nasira, ginagawa ka agad. At alam mo, walang 2 days, 3 days, ayos na. Paano ko na-observe yun? Kasi isang buwan kami na andun eh. Pag may nakikita kaming nagagawa, hindi mo pwedeng gawing landmark yun. Hindi, kasi bakit? After 2 days, wala na yun doon. Gets mo? As in, ganun sila kabilis magtrabaho. As in, ang bilis nilang magtrabaho. At pag tinrabaho talaga nila, maayos, as in malinis, magaling. At sa atin, yun nga lang, ito nga sa atin, baligtad. As in, paurungo tayo. Diba? Hindi ko nga maintindihan eh. Pagkaayos, sinisira. Diba? Yung kalsadang ayos, sinisira. Yung sirang karsada, ayaw ayusin. Ano bang problema nyo? Yung totoo. Eto, sa airport ha, isipin mo to, sa airport pa lang eh. Oh, mantakin mo, 2 beses na nag-brown out. Ano to, hindi nyo ina-expect na magiging mainit? Anong gusto nyo, magpaypay yung mga tao doon? Ano ba namang klaseng utak meron kayo na nanyan sa airport? Gusto ninyong masabihan na golden age, golden era ang ating bansa ngayong panahon ni Marcos. Pero bakit puro paurong ang nangyayari? Nakakalungkot eh. Mandakin mo ha. Lagi natin sinasabi na yung bansa natin, tayo ay kikita to tourism. Di ba? Alam natin yan. Through tourism, tayo ay napakagandang bansa. Tayo ay pinupuntahan ng iba't ibang lahi. As in, ganun ho tayo. Bakit? Sa ganda ng mga beach, sa pagiging friendly natin. Pero nakakalungkot lang, yung mismong unang haharap sa kanila ay yung airport. Eh, ganun. Mantakin mo na lang yun. Diba? Nakakakawawa naman ho tayo niyan pagkaganyan, mga kaibigan. Sana ho, bago natin ayusin yung may mga ambassador, ambassadress pa tayong kinukuha para mag-promote ng tourism sa Pilipinas, kesa na ayusin natin yan, ayusin muna natin yung airport. That's the very first thing na makikita ng tao. As in, doon pa lang, yun pa lang yung first impression eh. Sabi nga, di ba, yung first impression last. Ibig sabihin ko, ano yung una mong nadanas o na-experience sa bansa na yun. Yun na kagad nang tatatak sa kanila hanggang pag-uwi, di ba? The plans and programs will continue to move forward. Umaandar na ang investigasyon ng task force na binuo ni Bautista sa brownout nung Lunes ng madaling araw. Nakikipag-usap na rin ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA sa mga empleyado at opisyal ng MIA at iba pa tungkol sa nangyaring brownout. Isa pa sa mga pinaghahandaan ng MIA ang shutdown ng Philippine airspace sa May 17, kung saan magtitigil operasyon ng lahat ng airports sa buong bansa mula alas 12 ng madaling araw. Anong putol-putol po? Okay naman sa akin. Paki-refresh po ha kung medyo na lagi yun yung tatandaan. Pag putol-putol, refresh lang po. Kasi maayos po yung connection ko po eh. Yung sa iba, maayos din naman yung connection nila. Pag paputol-putol po, ibig sabihin may problema po yung inyong connection. I-refresh nyo lang po. Okay? Ulitin ko po ha. Pa-refresh po pagka nagpuputol-putol. Sa connection nyo po yun. Alright? Hanggang alas 6 ng umaga, nakipagpulong na ang MIA sa 40 airline operators para plansahin ang kanilang magiging schedule sa araw na yan. 130 flights at abot 20,000 na mga pasahero sa buong bansa ang inaasahang tatamaan ng airspace shutdown. Pwede rin makansela o maiba ang oras ng flight ng mga tatamaan. We will look into the booking of some of these flights. If the flights are still medyo empty pa, they could opt to consolidate the flight. One flight will be cancelled and then the passengers will be moved to the other flight. If the flights are quite full, what they would do with this, of course, they will just retime the flights.
Paliwanag ng Civil Aviation Authority of the Philippines, SOCAAP, sa May 17, papalitan na ang UPS o ang Uninterruptible Power Supply na bumigay. Alam mo, eto ha. Sorry ha, pero alam nyo ba na this is a very basic na gamit, yung UPS. Siguro alam ho yan ng lahat ng mga techie na tao. Okay? Yung UPS na yan, hindi ho yan ngayon na imbento. High school pa lang ako na imbento na ho yan. Kasi nga yung mga computer noon eh. Kasi ngayon iba na ang ginagamit. Tulad ako, naka-laptop ako. So, hindi ko kailangan ng UPS kasi may battery na ho yung laptop. Pero yung UPS po kasi, madedelay ho yung pag-shutdown ng kunwari nawalan ka ng kuryente, madedelay ho ng ilang minuto. In other words, para hong ano siya, para hong kaya nga uninterrupted power supply ibig sabihin ng UPS eh. So ibig sabihin po noon, para kahit mag brown out eh hindi po kayo mawawala ng kuryente. Noon pa lang ho, panahon pa ni kumukupong, meron na niyan. Hindi ko maintindihan bakit ngayon lang inaisipang ayusin ng ating DOTR itong UPS na ito. Kasi common, ano na uyan ni, parang ganito lang uyan kasimple. Halimbawa ito, halimbawa itong UPS to. Oh, ito hindi ho ito yung hindi na ibigay na Ray-Ban ni Anharot ha. Itong UPS na ito, kunwari nakasaksak yung kuryente, nakasaksak dito yung kuryente. Okay? Pag nawala ng kuryente, ito yung main source, nandito, nawala yung kuryente, ito muna sasalo. Nandito lahat yung battery, uninterrupted power supply. Okay? So, ibig sabihin, kung may kuryente ka naman, pwede mong palitan na yan. Habang may kuryente, palitan mo na. Okay? Para sa, pag nag-brown out, hindi siya mawawalan in the future. Napakasimple lang po nun. Pambihira. Hindi ho rocket science. Ano yung pa... Yung problema nyo pang grade 1, honestly ha, tapos iyan ang pinoproblema natin, mag-shutdown ng airspace natin dahil dyan? Ano ba naman yan? Nadahilan kung bakit bumagsak ang airspace ng Pilipinas noong January 1. Kaninang umaga, napalitan na nila ang automatic voltage regulator kaya tiwala ang CAAP na hindi na nila magiging problema muli ang shutdown dahil may tinatawag ng redundancies. Yung UPS, pag bumigay yon, meron pa tayong ABR. Yung ABR, pag bumigay, meron yung... Meron tayong UPS. Matapos lang itong 17, medyo hopefully wala na kami. Magkaiba yung ABR eh. Yung ABR, ano yun eh? Auto voltage regulator yun eh. Hindi naman sasalo ng brownout yun. Sorry sir ha, pero medyo mali ho ata yung medyo logic na ganun. Hindi ho sasara. Although, makakatulong mag-regulate ng voltage, pero hindi ho yun ang trabaho nun. Sana nga, ewan ko ha, Sana man lang dalawa yung UPS natin, 'di ba? Para pag pumalya tong isa, may isang support. Sasabihin na naman ng iba diyan. Uy, ikaw na lang magano diyan. Ikaw na lang banat bay. Mas magaling ka eh. Alam mo hindi lang ako mas may alam nito, ang daming Pilipino may alam diyan. Tungkol dyan sa UPS, UPS na yan? May makikita ang issue eh, dahil may mga backup na eh. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Hindi, alam mo, sana lang po, dun sa ating acting assistant man GM ngayon, ha? Sana po sorry, dun sa OIC natin ngayon, sana ho medyo katanggap-tanggap na may problema ngayon. Sana nyo maayos nyo na ho ngayon. Anyway, mukha naman ho atang bibo ho itong bagong OIC kasi bata-bata eh. Pero sana po, bago ho kayo, alam mo yun, bago kayo pumasok dyan, sana pag-isipan nyo na ho ang mga lahat na magiging problema ng ating airport. Kasi nakakahiya ho talaga. Minsan, mapapaano ka na lang eh. Paano mo? Anong maiisip mo? Kung ganyan ang unang ihaharap natin sa mga foreigner, di ba nakakahiya? Alam mo yun, parang this is a basic, masasabi nating basic na pangangailangan ng isang bansa. Airport. Basic ho yan.
Hindi ko maintindihan bakit yan, ang laki ng problema natin. Di ba? Ang laki ho. Kailangan natin mag-shutdown. Sana ha. Sana naman, after this shutdown, wala nang magiging problema. Di ba? Ay nako, sana naman po. Sana lang. Kasi nakakahiya ho. Kung after shutdown, mauulit na naman ho yung problema natin. Hindi ho maganda.